Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon guys, simple lang naman po ang lulutuin ni Kindness ngayon kasi magluluto lang po ako ng hapunan namin guys. Ayan, so lahat po nito guys, alam niyo muna yung luto. So ngayon, papakita ko lang po sa inyo yung luto namin, hapunan namin ngayon guys. Kasi yung asawa ko po may pasok po siya ng trabaho ngayon, Sabado. So mas maganda po yung pag-uwi niya. May maluto na ako na ulam. Ayan. So, syempre si Kindness walang pasok ngayon. Kaya, nag-rest lang si Kindness, guys. Ayan. So, sisimulan na po ni Kindness magluto na aming hapunan, guys. Ayan. So, kanina, guys, namalingki po ako kanina saglit. Ayan. So, bumili po ako ng ito po guys, yung chicken, ayan. Tapos, bumili ako ng karne. So, actually, guys, may karne na ako sa ref, pero yun nga po, nakalimutan ko po maglabas ng karne kanina. Ayan, so bumili na lang ulit ako ng bago pa. Tapos yung pansit natin. Ayan, so ito yung ginagamit ko na pansit ito sa Japan, guys. Actually, pang ano po ito, guys, pang yakisoba. Ayan, so nakita nyo po, may halo po siya na pang sauce niya. Pang yakisoba po talaga ito. Pero, hindi ko po ito hinahalo kasi ginagamit ko po talaga is yung lasa natin sa Pilipinas na pansit. Ayan, so yung pasta niya lang po, yung pansit niya lang po ang gagamitin natin. Tapos ito, lalagyan ko rin po siya. Ayan, so pang ano-ano sa pansit natin. Tapos itong chicken naman guys, syempre request din po ito nila ng anak ko. Ayan, so paborito po kasi nila talaga ang crispy chicken. So kain-kain na po sa hapunan guys. Yep. Tapos ayan, so mga gulay natin, nakaready na po guys para mag-slice na ngayon si Kindness. So ito na guys, syempre namarinit naman ni Kindness ang ating chicken guys. Ayan, so ngayon guys, ang gagawin ko sa ating crispy chicken ay hindi ko po siya lalagyan ng harina. Ayan, kasi kami lang naman pong tatlo ang kakain. Ayan, so hindi po muna siya lagyan ng harina. Lalagyan ko lang po siya ng crispy mix. Ayan, so sapat na po na nakamarinate po siya. Tapos, ito naman guys, ayan, so, na-slice ko na rin po ang ating ingredients sa aking napaka-simpleng Pinoy na pansit. Ayan, pansit Pinoy ito guys, ayan. So, ano lang talaga. So, ayan, naka-ready na rin po ang ating crispy mix. So, ayan na. Simple lang po ang ingredients guys. Ayan, pang ano lang na po ni Kindness, pang hapunan lang po namin guys. Kaya, umpisahan na ni Kindness magluto ng pansit. So, yan na guys. Habang nagluluto po tayo sa pansit, ito po yung ano ko. Nilagay ko na po siya ng crispy mix, yung ating chicken na nakamarinate po kanina guys. Ayan. So, ito na guys. Nagpainit na po si Kindness ng mantika. Ayan. So, sa akin guys, gusto ko kasi niluto ko una yung karne. Yan. So, hanyin muna natin yung karne. Parang gugisa ko muna sa una. Tapos talagyan ko siya ng sukusyo. Ayan. Yung sukusyo. So, ito yung sukusyo guys. Palagi kong ginagamit dito sa Japan. Kasi may paminta na siya, may asin. Yan. Ano na po. Kompleto na po siya sa ricado. Yung sukusyo. So, ito naman guys. Nagpainit na ako ng mantika sa ating crispy chicken. Ayan. So, habang magluluto ako ng pansit, kasabay ko na rin po siya guys. So guys, ginagawa ko, hindi ko na po siya talaga tinatanggal. Ayan, ganyan lang po siya sa gilid. Ayan, kasi medyo pula-pula na po siya. Medyo luto-luto na po. Ayan, medyo brown na po yung ating karne. Ayan guys, so ngayon, ilagay ko naman ito yung mga ano natin, mga onion, saka garlic. Ayan. So, ako guys, mahilig po talaga ako sa mga pansit na maraming sangkap, yung maraming mga gulay-gulay. Kung napansin niyo po guys, yung karne ko, konti lang yan.
Kasi dito sa Japan, ang mga hapon din po guys, pag nilutusin mo, hindi rin sila masyado sa mga, ano talaga, maraming karne. Mas paboro sa kanila, maraming gulay, maraming halot, maraming sangkap na gulay. Guys, pinagsabay na ni Kindness lutuin. Ayan. Ang ating, nag-isa pa po ako para sa ating pansit at crispy chicken. Ayan. So, kahit saan ang gulo guys, yung crispy chicken talaga, hindi talaga nawawala sa atin. Kasi yun talaga ang mga gusto ng mga bata. Not matatanda. Nakaabang yung asawa ko nito guys. Pampulutan niya siguro to. Ihalo ko po yung, ito po guys. Ayan. Ihalo ko po ito para maluto na rin. So ito guys, ihalo ko na rin ito. Ayan guys, yung crispy chicken ko mapula-pula pa. Ayan, so medyo kulang pa yan ng konti. Tintayin na lang natin ng konting-konti pa guys. So, lagay naman natin yun guys ang ating cabbage. Siyempre, ito madali kasi maluto to guys, kaya palagi itong huli na nilalagay ko. Ayan. So, ayan guys. Lapit na po maluto ng konting ating mga gulay na hinalo natin para sa ating pansit. At saka yung ating crispy chicken. Ayan. So, maya-maya lang guys, ihalo ko na yung pansit natin guys. So yun guys, hinalo-hinalo ko ng mabuti ang ating gulay-gulay guys. So malapit na po ito maluto guys. At malapit na rin po kakain si Kindness. Ayan. Pagkasarap-sarap guys. Ang bango-bango. Ayan. Lutong-luto. Ang bango guys. Nakakawala ng diet. So, isunod naman natin yung second batch nito guys. Malapit na talagang kakain. Ito nito guys, hugasin. Yan. So may pansit na guys, may crispy chicken na yung ano namin hapunan. Yan, so tatlo lang kami, sigurado busog-busog. Ayan.
So, sa mga gusto po mag-order kay Kindness. Parang ano no, ang sarap kasi magluto guys, pero kapag may trabaho ka, pag overtime, minsan nga po guys, kapag may overtime po ako, so yung asawa ko, paano na, panggabi siya, so kung ako yung magluto, alam na niya kung anong lulutuin ko, sinasabi ko na sa kanya. Kaya pag uwi ko guys, ayan, naka-prepared na po yan lahat, tinutulungan niya talaga ako. So, naka-slice na po lahat ng mga gulay, mga sangkap, para pagdating ko, luto na lang po talaga ako. Yan. Kasi, imagine mo guys, may overtime po ako araw-araw. Kaya, minsan talaga, tapos magdadrive pa, pag-uwi sa bahay. Buti lang sana kung magluto ka lang. So, yung baunan ko naman, yung mga hugasin sa pinggan, yung anak ko naman po guys, nagluluto. Ayan. Ay, naghuhugas ng pinggan, ng baunan ko. Yan, siya naman po. Yan, sa paglalabada, ayan, nagtutulungan kaming dalawa. Yan. So, madalas talaga, yung anak ko po talaga nagsasampay. At sa mga nagtutupi, anak ko na po talaga. Yan. So, tinuruan ko po talaga siya paano magtupi. Kaya, hindi na ako nagreklamo sa mga tamay niya. Mga tinutupi niya. Ganun. So, ganun yung buhay dito sa Japan, guys. Hindi pwede na ikaw lang talaga lahat kikilos. Naku. Wala na siguro si Kain. Hindi na ano. Kasi, okay lang sana, guys, kung yung trabaho mo nakaupo ka. Imaginin mo guys, 10 hours po everyday yung trabaho ko kasi may overtime. Then, diretso ka po talaga nakatayo nun sa 10 hours na yun. Tapos, okay lang sana kung nakatayo ka lang. So, ikaw lahat. Imaginin mo, ikaw lahat mag-check na ikaw pa yung magpapacking. Ang bigat-bigat guys, 14 kilos pa yun. So, sa isang paleto, 32 bucks yun. So, dalawang makina. Yun, dalawa pa hawak mo na makina. So, ang bilis pa nun kasi conveyor talaga, dumadalo yung mga ano. So, hindi mo pwedeng ihinto kasi may segundo talaga siya na paano mailabas yung mga order sa oras na yun. Kaya, dito talaga sa Japan, hindi din basta-basta ang buhay dito. Yan, so, kailangan talaga may tulungan. Yan, guys. So, ito guys, may ano ako, pang dessert lang. Sa hapunan, ayan, may avocado po ako, guys. So, tatanggalan ko muna to ng mga ano, guys. I-slice-slice ko muna to. Ito ng condensed milk po yung ano natin, yung avocado. Ayan. Para, ano. So, konti lang naman po ang gatas, guys, na nilagay ko. Ayan. So, may pang-dessert na si Kindness, guys. So, ayan na, guys. Luto na po ang aking pansit, ayan. So, may pansit na si Kindness at crispy chicken at ating avocado. Ayan. So, may ulam na sa hapunan at tapos na rin sa wakas. Ayan. So, ngayon, kakain na si Kindness, guys. So, ayan na, guys. Napagod talaga si Kindness. Kaya, ako na po yung papaalam, guys, kasi maghapunan na po kami. Ayan. So, kompleto na po sa table po guys. Ayan. Kaya, thank you guys. Always sa yung supporta guys. Thank you for watching. Bye po!